Good morning! It's my day of today! Tara, samahan niyo akong i-unbox yung mga regalo ko ng birthday ko. More than 1 month na nga matapos ang birthday ko pero hindi ko pa rin nabubuksan. Gusto ko kasing i-vlog to para sabay-sabay tayong makakita. So, let's start! Random na lang yung pagpili ko. Una kong bubuksan itong galing kay Ate Cams. Ang dami pala nitong laman. Ang cute at super girly. May tumbler, mini fan at saka electric shaver. Lahat color pink. Ang ganda rin ng greeting card na kasama. Itong susunod, gusto kong mag-sorry ka agad. Nawala ko po yung letter na nakatikit kung saan may pangalan. Waist trainer itong binigay ni Ma. Sana po mag-comment kayo para mapasalamatan ko ulit kayo. Sorry talaga. Etong susunod, galing kay Pampansang Kajutay at kay Ate Potato Cheeks. Hinabol pa nga talaga nila tong gift nila sa akin. Ang cute nitong t-shirt galing kay Sir Gerald. Eto naman galing kay Ate Potato Cheeks. MK na sandals. Grabe, ang ganda. Sana sa susunod mamit ko na rin kayo. Next naman, itong galing kay Resty. First time ko siya mamit nung birthday party ko. Itong action figure ni Tanjiro yung binigay niya. Sakto, wala pa ako nito. Sunod naman, galing kay Becky Moms in Japan. Ang bigat at ang laki ng regalo niya. Ayun pala, ang daming laman. Puro mga merch ng Kimetsu na Yaiba. May tote bag, wall clock, malaking action figure ni Zenitsu. At itong chibi version niya. Ang cute! At ang dami pang mga posters. Natuwa naman ako kasi alam nila yung favorite kong anime. Ang next ko namang bubuksan, itong mga regalo na galing sa dalawang nakilala ko noon sa train station. Na-meet ko sila nung concert noon sa Chiba, hindi nagpunta rin sila sa party ko. Kaya lang, nakalimutan ko yung pangalan nila. Wala pa naman nakasulat dito sa gift bag. Mag-comment kayo please para mapasalamatan ko kayo ulit. Binigyan nila ako nitong lagayan ng soup at saka tumbler. At matchy pa yung color. Magagamit ko itong baunan sa trabaho ko. Sunod naman ng gift, itong galing kay Anri. Grabe, tinatandaan nila yung mga paborito ko. Binigyan niya ako ng baboy na pouch. Tapos eto naman, galing kay Runa. It's a lip gloss from MAC Cosmetics. Super na-appreciate ko ngayong letter na sinulat niya. Napaka-sweet! And this one is from Ate CJ and Alexa. Sobrang natutuwa ko na alam talaga nila yung mga gusto ko. Heto at niregaluhan nila ako ng mga stuffed toy na baboy. Sobrang cute! At tig-isa pa talaga sila ng regalo. Nakakatawa din yung greeting card na galing kay Alexa. I got another Michael Kors, galing naman to kay Ate Kim. At meron ulit akong sandals. Gold naman yung color nitong galing sa kanya. At ang ganda rin. Itong isa pa ulit na Michael Kors, galing naman kay Kuya Stephen. Two-way siya na handbag. Itong susunod, hindi ko na naman alam kung kanino galing, pero naaalala ko sila. Kung mapanood nyo man po ito, maraming salamat. Ang ganda ng earrings. This one is from Ate Grace. May kasama ring sweet na note and it's another jewelry. Pero ito naman ay ring. Gold siya na singsing na merong emerald na stone. Akala ko nga hindi magkakasya, pero naisuot ko naman. Next is from Hello Kyodai. At pagbukas ko nga nito, akala ko na ipasok ko dito yung kanina. Pero pareho pala sila ng gift ni Becky Mom. Pero okay lang, at least may dalawang na akong ganito. Thank you din sa note, Kyodai. Ito namang mga sumunod, yung mga gift cards. And this one's from JP. May pang Starbucks na naman ako. And same with Jero, Starbucks gift card din. Ito naman yung letter galing kay Ate Shirley. Siya yung nagpadala sa akin ng mga kakaninong birthday ko. At ngayon ko pa nga lang babasahin to. Napakahaba at sobrang sweet. Hindi ko man akalaan na magkakaroon ako ng ganitong mga supporters. Again, maraming salamat sa mga regalo ninyo. Hindi ko man akalain na magkakaroon ako ng ganitong mga supporters at mga kaibigan. Ito na yata yung birthday na may pinakamarami akong regalo. Pagkatapos kong mag-unboxing ng mga gifts, dinerecho ko na sa paglilinis. Nagkalat na rin kasi ako dito sa sala. At saka ko na rin dinerecho sa kusina. Since maluwag pa naman yung oras ko at wala pa naman akong gagawin. Ito ko lang naalala na hindi pala ako nakapaglinis sa schedule ko nung nakaraan. Madalas kasi akong lumalabas. Kaya tuloy nalalagtuhan ko yung mga schedules ko. Pagkatapos ko magpunas, tinapon ko naman itong mga pet bottles. Hiwalay kasi mga to ng tapunan. Dito lang din naman sa labas ng bahay. Kung anong init sa loob ng bahay. Naku, lalo na sa labas. Nakakapaso yung sikat ng araw. Pagkatapos ko sa kusina, naisipan ko namang maglinis ng mga sapatos. Kinuha ko na dito sa lagayan yung mga sa akin. Napaka-effective panlinis itong KS wipes. Yung isang piraso nga nito, marami ng malilinisan. Natatanggal talaga niya kahit mga matatagal ng dumi. Ito rin yung ginagamit kong panlinis sa mga bags ko. Kahit mamurahin lang yung ibang mga sapatos ko, talagang nililinisan ko para magtagal din. Pagkatapos, sinilong ko na yung mga sinampay ko kasi magsasalang na naman ako ng mga labada. Kaya kailangan ko na naman ng space sa sampayan. Mabuting at naalala ko pang isa lang tong mga to. Puro pala mga uniforms. And then tinupi ko na rin yung mga sinilong ko kanina para maitago ko na rin. Mag-aalasin ko na pala ng hapon at nagutom na nga ako kaya naisipan ko magmerienda. Nagtimpla ko nitong collagen juice. Isa nga to sa mga paborito kong flavors. Ang sarap kasi nitong lychee. And this is crystal glow by the way. Ang productive ko pala ngayong araw. Kahit papano ang dami ko rin natapos. Bibihira lang kasi ako magstay dito sa bahay tuwing off ko. And this time nag-check na ako ng mga videos na iti-takedown ko. Yung mga ninakaw sa akin ng mga fake pages. Ay, ewan ko ba bakit ayaw magsawa ng mga to. Nung magsimula ng dumilim, naligo na ako. So eto na nga, since ang dami nagtatanong ko anong ginagamit ko sa buhok ko,
ipapakita ko na sa inyo. Ito yung keratin serum na shampoo at conditioner. Hey Coco yung pangalan. Yung roots lang yung sinashampoo ko. Tapos yung kalahati hanggang dulo, conditioner naman. Mas may iwasan kasi yung pagdadry ng hair kapag ganun yung gagawin mo. Dati kung ano-anong shampoo at conditioner lang ginagamit ko, straight naman talaga yung hair ko. Kaya lang hindi siya ganun kabuhay dati. Pero ngayon mas naging shiny na siya. At ang bango pa. At saka nagustuhan ko yung claim ng product na to na intense repair. Since wala pa akong 1 month sa paggamit nito, i-update ko ulit kayo sa mga susunod. After ko mag-blower, dumiretso na nga ako sa kwarto. Pinagpapawisan na kasi ako dun. So dito na ako nag-apply ng lotion. Ito pa rin yung gamit ko na collagen lotion. Ang gusto ko talaga, hindi magpaputi, kundi healthy at glowing na skin. Amoy social din tong amoy ng lotion na to from Amaterasu. And ang pinaka-last sa routine ko ngayong gabi, another IPL session na naman sa upper lip ko. Mula nung unang pinakita ko to, ang dami na rin palang nagtatanong. This is from Love Me Aesthetics. Nagsiship sila kahit pa international. Ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Napaka-effective ganitong hair removal device na to. Pawala na ngayon nasa upper lip. At natapos na nga lahat ng ritual ko. Time to sleep na. Salamat sa panonood. Bye!